Ako po'y bumabating muli ng isang mapagpalang araw sa lahat ng nakapanood ng aking video, lalo't higit yung aming ina dyan sa Pilipinas. Inay, kumusta? Alam ko, lagi kayong nanonood sa aking video diyan, sa aking mga pinagkakaabalahan. At hindi siyempre lang sa ating mga tanim, ganun din yun sa ating mga ibang trabaho dito. Kaya nasishare ko ito dahil ako'y natutuwa, lalo't higit nga doon sa aking mga tanim. Ayan, yung aking sibuyas, kahit nasa masitira lamang, ay talagang nakakatuwa. At ganun din yung ating tinim na mustasa. Kahit maliliit pa, ayan, atin ang binabawasan dahil nga talagang hindi na tayo makatiis. At syempre, dito sa ating tanim sa bahay. Ang ating kamote talaga namang nakakatuwa yung lalapad ng kanilang mga dahon. Kaya napakalagunan niya. At ito ay nakailang beses nating makunan. Kaya super talaga. Ang gaganda. Kaya ito atin ang inumpisahan na tanggalin ang mga dahon. Marami-rami dito ang ating mga dahon na ito na kukunin. Kaya stress reliever natin ito dito sa loob ng bahay, lalo't higit kapag tayo ay nangunguha na ng mga dahon ang ating tanim dito. Talagang side natin yan dahil nga kinakailangan natin yung tumigas yung tangkay, dahil yun ang kailangan natin sa ating garden kapag panahon na ng pagtatanim. Ayan, nakalbo na ulit natin ang ating kamote, kaya after 1 week, meron naman tayo dito makukuha dahil napakarami itong ating itanim dito. Kaya kapag may tinanim, ayan, kahit sa loob ng bahay, meron tayong aanihin. Ready na yung ating kamote at ayan, pumunta tayo sa supermarket at tumingin naman tayo ng isda. Tayo ay nakapili yung ating isa sa paborito, ang galunggong. Yun yung parang galunggong sa atin. Ayan, 5 piraso lang ang ating kinuha dito. At yung ating kumukulo na kamatis na sinamahan natin ng sariwang bawang. Kaya ayan, isasama natin yung ating isda na nabili. Ang galunggong kung sa atin, Zuro ang tawag dito sa amin sa Italia. Isa sa ating niyang paborito. Kaya ayan, pakukuluin muna natin at ayan, ilalagay na natin yung ating dahon ng kamote. Kaya ito ay atin ang matitikman. Oo. Ayos yung asim. Yummy talaga. Kaya okay na yung ating pananghalian. Meron tayong inihandang 3 puno na sibuyas at yung ating sinabawan o kinamatisang isda. Kaya masarap talaga ito. Kaya sabaw pala ang ulam na. Kaya iba talaga kapag press at sariling tanim yung ating kinakain. Muli, ang pagpapala at gabay ng ating Panginoon nawa
ay laging sumatin. Bye-bye!